Chicago Bulls talaga ba siya since Michael Jordan and Scottie Pippen. So lumaki ka talaga sa basketball? Lumaki talaga sa mga tipong ano ka palang, 3 years old, nanonood ka lang ng basketball? Siguro, hindi ko alam. Siguro nung bata pa ako, siguro hawak ko na bola. Siguro. Ano yung first experience na nagtatry kang pumasok sa isang liga o sa isang league? Siguro like ano, dun sa barangay namin talagang malalaki yung liga. So, elementary pa ako, so siguro ako sa like, yung pinaka-best yung ginawa dun, sinama ko yung pangalan ko dun sa team. Kaya hindi ako masalo. So, sabi ko nga lang sa kanila na, kung babae daw ako lang po. Kaya pinasali ko lang. Kinano ba ka sa dami ng mga na-achieve? Kasama ba lahat ng mga na-achieve mo, lahat ng mga pinangarap mo, o meron pang ibang hindi ka pa na-achieve? Siguro ano, nga naging ko basketball player ako. Siguro madami pa akong hindi na-achieve. Siguro iniisip ko after basketball, syempre, after career talaga, kailangan settle ka na sa buhay, sa family. So, para sa akin yung siguro yung turning point sa buhay na after marriage, kung anong mangyayari sa buhay, kailangan paghahandaan. Nag-compete ka dati sa SEA Games, so, pero yung last SEA Games ko is Singapore pa, tama ba yan? May bala ka bang mag-try ulit ng mga international events like yun yan? Let's say, SEA Games, Asian Games, mga ganun. Lahat naman siguro, gusto ko yung maglaro, representing ang country teams, international. So, hopefully soon, makapagsasapag laro sa Milas. Yun talaga yung para sa amin, malaking part sa kaya din namin mga PBA players sa Equipment. Paano maging Scottie Tong? Paano sa mga paano maging si Scottie Tong? I think wala naman sa mentor. Meron ka bang secret sport? Kasi katulad si Michael Jordan, may goal, may ginagawa ka pa ibang sport na... Minsan, nagba-volleyball, nakipaglaro ng volleyball. Ako ngayon, susubukan ko mag-goal. Na-try ko yung mag-goal kasi teammate ko si Kuya L.A. Tenorio. Yun din yung set sa basketball. Yun din yung exposure na magkawala daw ng stress. Ano pala reaction ng mga kaibigan mo na na-draft ka sa PBA? Kasi syempre, ang laking leap nun eh, di ba? From NCAA, tapos naging, ano ka na, naging part ka ng biggest league ng Pilipinas. Masaya sila. Syempre, andun pa din yung suporta nila. Hindi sila nawawala. Hindi, syempre, talagang inaalagaan ko din sila. Andito na ako ngayon, syempre, hindi ko sila kung ano nila ako nakilala dati, yun pa rin. Nasanay ka na ba sa kasikatan? I mean, pag lumalabas, syempre, may mga nakakakilala sa'yo. Kahit ngayon na, medyo overwhelmed pa rin kasi parang ambilis ng impact ng pagiging kasikatan sa player. Pero, syempre, blessed na ako kasi unang-una naging part ako ng Barangay Ginebra. Alam naman tayo Barangay Ginebra. Kahit sinuabot ng player doon, talagang madami fans. Meron ka bang particular na idol sa basketball? Dati nilulupa ko talaga si PJ Simon, Riveros, sa Josh Bando, Martin Kumadjo, so yun talaga sila talaga yung kinalapian ko nung sa Travis Bata. Pero may nakilala mo na ba sila? Sinabi nila nakilala yes, ko sila. Ako kasi sila yung nilulupa ko at isang time ngayon. Nakakalaro mo. Nakakalaro ko. Nabutan ko. Gusto mo rin ako dito. Sa ngayon siguro wala pa sa basketball na. Pero pag may chance ako, pero siguro pwede. Sino na mga gusto mong kapareha? Showbiz crush? Showbiz crush. Sino yung showbiz crush kasi Liza talaga? Liza Soberano.
crush lang. Anong pangarap lang tayo dyan? Pero ano, para sa fan, single ba? Single? Hindi, for the fan. At least safe, hindi ka bababa. Paano pala yan? Kasi diba sabi mo, involved ka, tapos meron kang hindi career. Paano mo ibabalance it? Yun nga, medyo mahirap. Kaya yung inner ko, medyo continue kasi at the same time, napapasukan ko kahit paminsan. Makikiusap din ako sa mga prof na sa din namin na pag may games. So, mahirap i-balance kasi yung student athlete nga ako, nahirapan ako i-balance ngayon na wala nasa pro ko. So, tsaga lang. Scott, yan ang masasabi mo dun sa masyadong mainit yung atapatan ng San Miguel and Ginebra this conference. Oo, ganun talaga sa semis. Kasi and talagang bawat team gustong-gusto makuha yung panalo. So talagang kahit sister team kami talaga, hindi pa rin namin naiwisan magkainitan kasi syempre gusto din namin malalo. And sa, naano mo ba yung mga statement ni Arwin kagabi sa press na after? Na, oo, na naririnig ko. So tinatagin ako ng mga fans. Sa akin na wala naman yun kasi ganun naman talaga. Siguro way na din yon para siyempre asa rin yung mga fans. At the same time talaga yung confidence niya hindi rin mababa. So siguro after series naman ito kung sino manalo, sports lang naman dun. So you think kaya pa bumalik ng Ginebra? Kasi 1-2 na, di ba? Oh, ito yung pinaka-best part na may pakita ng You Never Say Die Spirit namin. So, sana kayanin. Thank you. Thank you.